こんにちは、皆さん。お元気ですか? Kumusta kababayan? Ako po si Eric at welcome po sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Ang Japan ay bukas po sa ating mga OFWs, pero isang malaking hadlang ay ang lengguaheng Hapon. Kung nais niyong matuto ng Nihongo para sa trabaho, paglalakbay, o dahil interesado lang po kayo, andito ho kayo sa tamang channel. Ituturo ko sa inyo ang Nihongo mula alphabet hanggat sa matataas na verb conjugation upang kayo ay makapag-intindi, makapagbasa, at makapag-usap sa Nihongo. Panoorin niyo lang po ng sunod-sunod ang aking mga videos dito sa Tagalog playlist. Meron din pong English at Cebuana playlists. Huwag pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Simulan na natin, Hajime Mashou! Ang lesson ito ay tungkol sa Japanese alphabet na tinawag na Hiragana. Counting background tungkol sa sistema ng pagsulat ng Nihongo. Tatlong uri ng pagsusulat ang ginagamit. Ang una ay ang kanji na galing sa Chinese characters. Ito'y ginagamit sa mga nouns at bahagi ng verbs at adjectives. Ang pangalawa ay ang katakana alphabet na eksklusibong ginagamit sa pagsulat ng mga dayuhang pangalan at salita. At ang pangatlo ay ang alpabetong hiragana na ginagamit sa pagsulat ng mga salitang Hapon. Ang bawat character ng hiragana ay may katumbas sa katakana. Karaniwan na makikita ang tatlo sabay-sabay, kanji, hiragana at katakana, sa mga libro, magazines, newspapers, mga sinyales sa kalye o train station. Ang nakikita mo dito ay isang pakete ng food product na tinatawag na furikake, na nilalagay sa ibabaw ng kanin. Para sa mga nagsisimula pa lamang mag-aral ng Nihongo, mas kapaki-pakinabang na aralin muna ang hiragana. Paano ho ba ginagamit ang hiragana? Ang hiragana ay maaaring mag-spell ng kanji o Chinese characters. May mga 2,000 kanji na ginagamit sa Nihongo at hindi ito madaling mamemorya lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya imbis na kanji, minsan hiragana ang sinusulat. Halimbawa, ito ang kanji ng Nihon na ibig sabihin ay Japan. Ang unang kanji ay binabasa bilang ni, yung pangalawang kanji ay hon. Pagsabayin ito, Nihon. Pwedeng isulat sa kanji o kaya sa hiragana. Sa mga train station at bus stop sa Japan, ang pangalan ng lugar ay nakasulat sa kanji pero sa ibabaw nakasulat din ang hiragana. Para sa mga hindi nakakabasa ng kanji. Bali kung marunong kang bumasa ng hiragana, hindi ka na mawawala sa Japan. Ang hiragana ay bahagi rin ng spelling ng mga adjectives. Halimbawa, ang Hapon ng salitang interesting ay omoshiroi, na may 2 kanji at 1 hiragana. Ang unang kanji ay omo, ang pangalawang kanji ay shiro, at kung pagsabay-sabayin lahat ay omoshiroi. Pwede mo rin isulat ang omoshiroi gamit ang hiragana lamang. Katulad ng mga adjectives, karamihan ng mga Japanese verbs ay sinusulat bilang kombinasyon ng kanji at hiragana. Halimbawa ang verb na kumain. Sa Nihongo ito ay taberu na pangkaraniwang sinusulat gamit ang 1 kanji at 2 hiragana. Ang kanji ay binabasa bilang ta. At yung 2 hiragana ay be at chakaru. Sabay-sabay, taberu. Pwede rin isulat ang buong salitang taberu sa hiragana lamang. Ngayon, bakit po ba nila ginagamit ang kanji pag pwede namang lahat isulat sa hiragana? Ito po ay dahil sa Nihongo, dikit-dikit ang mga salita sa loob ng sentence. Halimbawa, ang sentence, ang Japan ay nakakaaliw. Sa Nihongo, Nihon wa omoshiroi desu. Lahat nakasulat sa hiragana. Walang space na humihiwalay sa bawat salita. At ito po ang parehong sentence na hinahaluan ng kanji. Pag may kanji, mas madaling basahin sa isang sulyap lamang at mas konti po ang space na nauubos. Ang basic hiragana characters ay inaayos sa loob ng table kung saan ang mga vowel sounds o patinig ay nasa columns. A, I, U, E, at saka O. At sa mga rows na kahilera pababa ang mga consonant sounds o katinig.
Kada hiragana sa ngayon ay bisyllabary o nabubuo bilang kombinasyon ng isang consonant at vowel sound. Halimbawa, ang K-series ay ka, ki, ku, ke, ko. At saka ang S-series ay sa, shi, su, se, so. At ang T-series ay ta, chi, tsu, te, to. Ang N-series na, ni, nu, ne, no. At ang H-series ha, hi, fu, he, ho. Ang M-series ma, mi, mu, me, mo. At ang Y-series ya, yu, yo. Ang R-series ra, ri, ru, re, ro. At ang W-series wa, wo. At nag-isa sa huli ang N sound, n, para sa total na 46 na basic characters. Sa mga susunod na slides, susuriin po natin paano bigkasin at sulatin ang kada hiragana sa bawat series. Ito po ang vowel series. A, a, i, i, u, u, e, e, o, o, a, i, u, e, o. Tandaan po natin na tuwing tayo magsulat ng hiragana o kanji, napaka-importante na sundin natin ang order ng strokes para kung mabilisan ang pagsulat, nababasa pa rin siya bilang karakter na yon. Kumpara sa katakana na maraming straight lines at sharp edges, ang hiragana ay bilog at curvy. Ganito po ang pagsulat ng A. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. A, a. Ganito po ang I para po siyang dalawang brackets. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. I, i. Ganito po ang U. Isa, dalawa. Para po siyang tenga. Isa, dalawa. Isa, dalawa. U, u. At ganito po ang E. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. E, e. At ganito po ang O. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, o. Narito po ang mga iilang ehemplo na mga salitang gumagamit ng vowel hiragana sa kanilang spelling. Kung gusto nyo rin pong ma-practice, pakiulit na lang po. Iye, iye, o bahay. Uwe, uwe, o ibabaw. Aoi, aoi, o asul. At ay, ay, o pag-ibig. Ang susunod ay ang K-series. Ka, ka, ki, ki, ku, ku, ke, ke, ko, ko, ka, ki, ku, ke, ko. Ang ka ay ganito. Isa, dalawa, tatlo.
isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ka, ka. Ang key naman ay ganito. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ki, ki. Ang ku naman ay madali lang, parang less than sign. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ku, ku. Susunod ang ke. Ang ke po ay ganito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ke, ke. At ang pinakahuling hiragana sa series ay ang ko. At ganito po siya. Madali lang. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. At yan po ang ko. Ko. At eto ho ang mga iilang salita na gumagamit ng hiragana sa K-series sa kanilang mga spellings. Kiku. Kiku. O krisantemo. Akai. Akai. O pula. At iku. Iku. O pupunta. Ang susunod ay ang S-series. Sa. Sa. Shi. Shi. Su. Su. Se. Se. So. So. Tandaan po natin na wala silang si. Imbis na si, ang meron sa kanilang alpabeto ay ang shi. Sa, shi, su, se, so. Ang pagsulat ng sa ay ganito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sa, sa. Ang shi ay parang handle ng payong. Isa, isa, isa. Isang stroke lang po ang shi. Shi. Ang su ay ganito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Su, su. At ganito po ang se. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se, se. At ang so ay ganito po. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, so. Ito ang ating mga ehemplo ng mga salitang gumagamit ng hiragana sa S-series. Sushi. Sushi. Sekai. Sekai. O ibig sabihin ay mundo. Osoy. Osoy. Na ang meaning ay mabagal. Ang susunod ay ang T-series. Ta. Ta. Chi. Chi. Tsu. Tsu. Te. Te. To. To. Tandaan po natin na wala silang T at saka tu. Imbis na T ang meron sa kanila chi. At imbis na tu, ang meron ay tsu. Ta, chi, tsu, te, to.
Ganito po ang pagsulat ng ta, isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ta, ta. Ang chi ay ganito po. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Chi, chi. Ang tsu ay napakadali. Ganito lang po. Tsu, tsu, tsu. Ganito po ang pagsulat ng te. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Te, te. Ang to ay ganito. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. To, to. At mga ehemplo sa T series. Te, te. O kamay. Tatsu, tatsu. O tatayo. At saka chikatetsu, chikatetsu. O subway. Ang susunod ang N series. Na, na. Ni, ni. Nu, nu. Ne, ne. No, no. Nani, nu, ne, no. Ang na ay ganito po. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Na, na. Ang ni ay ganito. Isa, dalawa, tatlo. Ni. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ni, ni. Ang nu ay may konting kahirapan, pero madali lang po pag nakita nyo ang stroking. Huwag lang pong iangat yung ballpen. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nu, nu. Ang ne ay ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ne, ne. Ang no ay madali lang din. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. No, no. Heto ang ating mga ehemplo sa N series. Sakana, sakana. O isda. Kinu, kinu. O silk. Neko, neko. O pusa. At inu, inu. O aso. Ang susunod ay ang H series. Ha, ha. Hi, hi. Fu, fu. He, he. Ho, ho. Tandaan po natin na wala silang hu. Ang meron sa kanilang alpabeto ay ang fu. Ha, hi, fu, he, ho. Ang hiragana ha ay binibigkas ng wa at ang he binibigkas ng e pag ang mga ito ay ginagamit bilang particles. Ang mga particles ang nagtutukoy ng function ng isang salita sa loob ng sentence.
Ganito ang pagsulat ng ha. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ha. Ha. At ganito ang pagsulat ng hi. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Hi. Hi. Ang fu parang mahirap sulatin pero madali lang. Para siyang dress chicken. Ito ang ulo, isa, katawan na parang letrang S, dalawa, tapos mga pakpak, tatlo, apat. Yan ang fu. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Fu, fu. Ang he ay napakadali. Ganito lang. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. He, he. At ang ho ay ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ho, ho. At mga ehemplo natin sa H series. Hashi, hashi. O tulay. Fune, fune. O barko. Hoshi, hoshi. O bituin. At hifu, hifu. O balat. Ang susunod ang M series. Ma, ma. Mi, mi. Mu, mu. Me, me. Mo, mo. Ma, mi, mu, me, mo. Ang pagsulat ng mga ay ganito. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ma, ma. Ang mi ay ganito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mi, mi. Ang mu, medyo mahirap tingnan pero madali lang pag alam mo ang stroking. Ganito po siya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mu, mu. Ang me ay ganito po. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ang mo ay ganito po. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mo, mo. At eto ang mga salita na gumagamit ng M-series hiragana. Mame, mame. O beans. Mune, mune. O pecho. Mimi, mimi. O tenga. At kumo, kumo. O ulap. Sa Y series, tatlo lang ang hiragana. Ya, ya. Yu, yu. Yo, yo. Walang gi dahil ang ginagamit ay ang vowel na i. At wala ring ye dahil ang ginagamit ay ang vowel na e. Kaya, ya, yu, yo,
lamang sa Y series. Ganito po ang pagsulat ng ya. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ya, ya. At ganito ang pagsulat ng U. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. U, U. At ganito naman ang yo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yo, yo. Mga salitang merong Y series hiragana. Yama, yama, o bundok. Yume, yume, o panaginip. At yoko, yoko, o katabi. Ang susunod ang R series. Ra, ra, ri, ri, ru, ru, re, re, ro, ro, ra, ri, ru, re, ro. Ang ra ay parang number 5. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ra, ra. Ang ri ay simple lang. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Ri, ri. Ang ru ay ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ru, ru. Ang re ay may kahawig sa ne, pero may konting diferensya. Ganito po ang pagsulat ng re. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Re, re. Ang ro ay kahawig po ng ru, pero may konting diferensya. Ganito po ang pagsulat ng ro para siyang number 3. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ro, ro. Mga ehemplo natin sa R series. Chikara, chikara, o lakas. Kokoro, kokoro, o puso. Kiru, kiru, o puputol. At rekishi, rekishi, o kasaysayan. Sa W series, dalawa lamang ang meron. Ang wa at saka ang wo. Wala tayong wi, wu at we dahil ang ginagamit ay ang vowels i, u at saka e. Ang wo hindi ginagamit sa spelling ng anumang salita, kundi ginagamit ito bilang particle sa loob ng sentence upang magpahiwatig ng direct object. Ang wa ay may kahawig ng ne at saka re, pero may konting diferensya. Ganito po ang pagsulat ng wa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wa, wa. At ang wo, ganito po pagsulat, medyo mahirap tingnan, pero hindi pag alam mo ang strokes. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wo, wo. At eto ang mga salita na gumagamit ng W series hiragana. Watashi, watashi, o ako. Niwa, niwa, o hardin. Wataru, wataru, o tatawid. At ang pinakahuling hiragana sa basic table ay ang N. At ganito po isulat ang N. Isa, dalawa. Para po siyang letrang H. Isa, dalawa. Isa, dalawa. N, N.
Ito po mga salita na gumagamit ng hiragana and. Kantan, kantan o simple. Shinkansen, shinkansen o bullet train. At Nihon, Nihon o ang bansang Japan. Siguro napansin nyo na ang basic hiragana table may mga kulang na letra. Ang G, Z, D, B at P series ay manggagaling sa K, S, T at H series. Tutukan natin ito sa Lesson 2. Ang Hapon ay walang L series. Ang meron sa kanila ay ang R series, kaya nahihirapan silang bigkasin ang letrang L. Wala rin silang F series. Kung may bigkasin na F sound, dadaan lahat ito sa hiraganang Fu na kasali sa H series. Ang V sound binibigkas bilang B sound. Meron silang J sound pero hindi ito series. Kasali ito ng Z series na tutukan din natin sa Lesson 2. Wala rin silang Q at saka X series dahil kapareho lang ito ng tunog ng K at S series. Bilang summary, ang basic hiragana table ay may 46 na characters na inaayos sa isang table. Ang limang vowel o patinig ay nasa column sa itaas, A, I, U, E, O, at yung mga consonants o katinig ay nasa rows pababa, vowel sa column, consonant sa rows. Binibigyan diin natin ito dahil ginagamit natin ulit ang hiragana table pagdating sa lesson sa verb conjugations. Maliban sa mga vowel sounds at ang nag-iisang N sound, lahat ng hiragana characters ay bisyllabary. Ibig sabihin, kombinasyon ito ng consonant at saka vowel. Ang estilo ng pagsulat ng hiragana ay maraming bilog at curves na strokes. Madali lang aralin ang hiragana at pwede mong matutunan lahat sa isang hapon lamang. Sa Lesson 2, titignan natin ang mga phonetic shifts na nagaganap sa ilan sa mga basic hiragana characters upang makapagbuo ng bagong hiragana, katulad ng G, Z, D, B, at P series na tinatawag na diacritical hiragana. Sa Lesson 3, titignan natin ang mga digraph hiragana na mga maiikling tunog na kombinasyon ng mga hiragana sa I series at ya, yu, yo. Titignan din natin ang mga spelling rules sa pagbuo ng mga long vowel sounds at double consonant sounds. Sana kayo po ay nag-enjoy habang maraming natutunan. Kung seryoso po kayo sa pagiging fluent ng Nihongo, napaka-importante na matutunan natin ang grammar, na mapalawak ang ating bokabularyo, at ang pag-e-ensayo araw-araw. Ang aking buong programa sa Nihongo ay dinisenyo upang kayo po ay mabigyan ng matatag na pundasyon para mabilis na iyong pag-aaral hanggat sa kayo po ay makapagsalita. Huwag pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. At huwag kaligtaan panoorin ang susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!